Hello everyone and welcome po sa ating channel. This is Coach Jared. Today is August 27, 2021 po mga kaibigan. At welcome po ngayong gabi sa atin pong live ngayon pong Biyernes. Biyernes na mga kaibigan, mag-weekend na bukas. So mga kaibigan, bago po tayo pumunta sa ating next topic, tayo po muna ay mag-shoutout sa ating business partner na si Wonderfully Made. Si Wonderfully Made po ay isang online gift shop kung saan kayo po ay makakabili ng mga regalo na pwede nyo ibigay sa inyong mga minamahal sa buhay. Mga ganito pong klase na pwede nyo i-customize. Magaganda at pwede nyo po i-customize mga kaibigan. So, ito po pwede sa mga anak nyo. Yan, mga ganyan. Tapos, ito pwede sa mga girlfriend, mga asawa. Yan. Pwede nyo i-customize yan. Okay, so sabihin nyo lang kay Wonderfully Made kung ano yung gusto nyo ipalagay. At pwede niyong gagawin niyo 'yon no? Hangga't sa abot ng kanya makakaya. Ayan. So mga kaibigan, no? Also kayo sa pamamagitan po ni Wonderfully Made ay makaka-order po kayo ng Yellow Feet 2022 na t-shirt. Ilalagay ko lang yung ano ni Wonderfully Made. Ayan. Ito po. Ay, ang layo. Wait lang. Okay, sa pamamagitan po ni Wonderfully Made, makakuha kayo nitong Yellow Feet 2022 na t-shirt. So kontakin niyo lang po siya sa kanyang Facebook account. Meron siyang Facebook page at wonderfullymade.ph at meron din po siyang Instagram. Pa-i-contact po siya sa kanyang Instagram kung gusto po umorder ng mga napakagandang regalo pag may events kayo, birthdays, weddings, etc. etc. Anniversaries, ayan, mabenta siya pag anniversary. Or kapag gusto niya po umorder ng Wonderfully Made, Yellow Feet 2022 na t-shirt. Coach, pwede po ba yan sa kabit? Ha ha ha. No comment ako dyan. Kasi baka awahin ako ng mga jowa nyo at asawa nyo. Huwag ako. Ayokong makisama dyan. Ayokong monsinti ng ganyan. But anyway, ayan, dito tayo ngayon sa ating second topic. At by the way, maraming salamat sa 2,122 nandito po sa ating YouTube live stream. At 48 naman po dito sa ating Facebook. At never again Lacson daw, sabi ni Joel Banz. Okay, tapos tatakbo siyang president, sabi ni Imelda Baruelo. Tapos tatakbo siyang president, may story pala siya. Ayan. So anyway mga kaibigan, tayo po idadako na sa ating second topic. Pag-usapan naman natin yung comment ni Pangulong Duterte sa mga senador natin. Kasi yun, sama talaga ng loob ni ano dyan. Ang sama ng loob ni... Who's this guy? Si Adrilon at saka si ano? Si Gordon. Napakasama ng loob. Ayan. Puntahan natin ngayon yung comment ni Pangulong Duterte dyan. Ito kasi yung sinabi ni PRRD. Ito yung sinabi niya. Ito yung article ng... Inquirer.net, Duterte hits posturing of senators says investigations result to nothing. Wala raw nangyayari sa mga investigasyon sa loob ng Senado. So ito pong balita ng Inquirer Philippines, Rodrigo Duterte. President Rodrigo Duterte has criticized the posturing. Posturing ibig sabihin po niya sa Tagalog, papogi. Papost-post na ganun. Nga posturing. Papogi po yan. Calling on the public not to believe their investigations as it only results to nothing. No recommendation, no charges filed, no persons jailed. Yun po ang sinabi ni Pangulong Duterte. Wag ho kayong maniwala dyan sa mga investigasyon. Investigasyon, kita naman ninyo, walang nangyayari. Puro lang we will investigate. Pakinggan mo yung ibang senador dyan, meron talagang masabi. After investigation, 1 or 2, 3 days in your hearing, wala na. Walang rekomendasyon, walang dinedemanda, walang na proseso, walang na preso, puro postura lang, question, yan ang mahirap. Yun ang sinabi ni Pangulong Duterte tungkol dyan. Eh dyan, dahil sa sinabi ni Pangulong Duterte, mukhang napikon ng ating mga senador. Napikon eh, nag-react eh. Bato-bato sa langit. Napikon eh, itong sinabi ng mga senador. Gordon and Drilon call on Duterte to respect Senate's job to examine anomalies. Pangulong Duterte, irespeto mo naman ang Senado. Ayun ang sinabi ni Gordon tsaka ng Drilon. Panoorin natin sinabi ni Gordon. Mahaba-haba yung litanya niya dyan eh. Mahaba-haba talaga. As in, mahaba-haba. So,
painga natin para ano, marinig natin yung rant ni Dick Gordon. Mr. President, konting respeto rin naman po. We respect you, I respect you, because you're the President of the Philippines. I always respect the title, Mr. President, and the man. Pero huwag naman po tayo magsasalita sa co-equal branch of government na hindi ginagawa ang trabaho nila. Sapagkat napakahalaga po niyan. We at the Blue Ribbon Committee risk life and limb also, Mr. President. Hindi mga mababuting tao ito. Eh, yun lang iniimbestiga po natin dito sa tinatawag natin ang continuous patayan na ginagamit ang mga motosiklo. Mabagal po yung mga in-appoint nyo sa LTO. Mabagal na po ng panahon ni Aquino. Lalo pang bumagal ngayon sa panahon ninyo dahil yung LTO hanggang ngayon, 8 taon na po na walang plaka na ginagawa at nilalabas. At pati yung tinatawag nating center, operation center, ay naandyan po at hindi pa nauumpisahan at tatapos. Kaya wala akong proteksyon ng mga tao. The Blue Ribbon Committee, your committee of the Republic of the Philippines Senate, is there to protect the Senate and to protect the government from graft and corruption. But above all, we protect the people. We protect the people from malpractice of people wearing uniforms and pretending there is no enforcement when they are the number one people pushing their weight around committing corruption. Sorry, I had to stop there. Minention niya yung plaka. Di ba panahon pa ni Noy Noy yun? So parang naging kasalanan ni President Duterte yan. Panahon pa ni Noy Noy yun eh. Sinabi, siya mismo nagsabi, 8 years nang walang plaka yung ibang mga sasakyan. Di ba, eh di panahon pa ni ano yun? Ni Noy Noy yun? Bakit biglang kasalanan ni PRRD? Committing abuses, killing people, and that's why your Senate has also conducted other investigations, not just the Blue Ribbon Committee, na nahuhuli natin yung mga pulis na nagluloko. Mr. President, we are in support of everything that is good for our country. And our country is in deep trouble right now. At kaya nag-iimbestiga tayo sa Department of Health ngayon, hindi tayo masamang tao si Duque. Hindi po yan. Maaaring siya ay nagkakamali, nagkukulang, napapalagiran siya ng mga sawa na nakapasok sa kanyang department. At ang nangyayari, nililinggis na po yung ating vaccination program at nililinggis na po lalo yung mga pinagbibili. Eto po, naglagay kayo ng isang tao dyan. Hindi ko naman kilala yan si Lau. Biglang dadalhin namin dito sa Lau dahil nasan ko siyang pangalan niya sa free gate. Nasan ko siyang pangalan niya at ang galing po ng tao niyang yan. Yung tao nang galing sa Davao, abay, napakataas kagang deposyo nakakuha. Nakakuha ng commissioner ng Housing and Urban Development Council. Nakakuha po ng number one siya dito sa mysterious, na sinasabi ko mysterious, although created by law, yung tinatawag natin PS. DBM. Abay, ano po nangyayari dyan? Hindi natin malaman kung paano ginagawa yung bidding. Bilyon-bilyon piso po. Karapatan ng Senado na tanungin yung mga taong yan kung bakit kung magpagpalabas sila. 2.5 billion isang surtada. 1 billion. At ang binibigyan nila ahente na nagdadagdag pa ng presyo at pa na yung mga Chinese suppliers po. Andun na ako na Chinese lang ang pwede mag-supply. Hindi po totoo yan. Pwede tayong gumawa ng sarili nating mas na dapat nung araw pa nagawa yan. Pero, andyan na po tayo, wala tayong magagawa. Kaya, yan eh, magagawa ng paraan po natin sa mga recommendations natin. In fact, ang recommendation ng Blue Ribbon Committee, sasabit ko ngayon, eh dapat nagawa na po namin yung proposed bill na nag-aala nga si Secretary Duque na magbayad sa mga nurses, mga healthcare workers na hindi na-expose sa healthcare. Na pumapasok sa ospital, ang binabayaran lang natin yung nasa COVID exposed, sa COVID ward. Eh, lahat po ng tabata pumapasok ngayon sa ospital, ay talagang exposed sapagkat sabi nga ng chairman ng Commission on Audit, at binamin na rin ni Secretary Duque na talagang airborne yung disease at walang pinipili. At pag nakita kayo, ay hindi kayo susantuhin kahit na sino. Pare, madre, mayaman, mahirap, tatamaan yan. Kaya nga, nag-iimbestiga kami dito at nagre-recommend kami. Gusto po namin, maglaan tayo ng pera para mabayaran lahat yung mga healthcare workers, yung mga janitor, yung nagtutulak ng mga tao na pumapasok sa ospital, ang wheelchair, yung gurney. At dapat bigyan natin ng suporta, yan ang frontliners po natin. Hindi po ako nagagalit dito. Sinasabi ko lang po na hindi naman po kami dapat maging, like quote, punching bag. Narinig ko yung sinabi ng inyong anak na isang araw, punching bag. Hindi po kami pa dito sa Senado. I respect the other senators, no matter what, and we are going to make sure that we come out of the report. We may not catch everybody,
But lalabas at lalabas magtatanong. Hindi po dapat magtanong ang Senado na itong PS na BDM ay napakalaki ng pinapasok na mga kontrata. Isang tao, isang grupo na hindi natin kilala, hindi natin binoto, walang pangalan, nakalagay lang doon, nag-bidding kami, 1 billion, 2.5 billion. Mga, at saka yung karamihan po ng mga nananalo, yung iba, kilala natin lahat eh. Malalapit po dyan sa matataas dyan eh. At malalabas po yan. So ang kailangan po natin malaman ngayon is, are we serious? Our country is in deep trouble. I ask the people of this country, are we serious? Seryosa po ba tayo? Ayaw po ba ninyo? Tatahimik na. Gusto ba ninyo? Tatahimik ang lahat ng tao na ginagawa, nilalapasangan na ang buhay ng tao, namamatay ang mga tao. Hindi po papayag ang inyong abang lingkod, si Dick Gordon po, ang takot po lumabas. Pinagtakaan, pinatay, lalaban po tayo. Sige, kampanya pa. Lalaban dyan sapagkat marami rin hindi nakukuha sa tapang yan, nakukuha sa pagsisikap, makuha ang ebidensya para may makulong. At marami rin po kami napakulong dyan at hanggang ngayon nakakulong. Kailangan lang po magdinis tayo. At sasabihin na naman natin, kung ang Blue Ribbon ay pagbibintangan, alam po ninyo, ang Blue Ribbon ay tanging committee na talagang nakaakda para imbisigayin lahat yung katiwalian. Kung di ko gagawin ang trabaho, masama ako. Kung gagawin ko ang trabaho, mas masama ako. Excuse me po, I'd rather namurahin ako ng tao dahil ginawa ko yung trabaho, namurahin ako ng tao na wala akong ginawa. Yun ang sinabi ni Dick. May paano pa siya eh, itong yung abang lingkod, Dick Gordon. Nakalimutan niya ata na nasa hearing siya, wala siya sa kampanya. Ano ba yan? Nakakatawa naman to. Anyway, dapat di na lang niya ginawa yan eh. Kasi may na... Diyos ko. Anyway... Saan ako magko-comment tungkol dyan? So ito nga po, no? Galit na galit itong galit na galit si Dick. Gustong manakit. Ay nako, galit na galit yung Dick. Naninigas sa galit. Bakit kasi may mga ganong pangalan, di ba? Ay nako. Ay, nako. Naninigas. Sabi ni Marjun Galanido. Naninigas daw si Dick. Naninigas sa galit. Anyway. Ay, nako. So, essentially, mga kaibigan, masama ang loob nila dahil hindi raw sila nirespeto sa Senado. Parang wala rong lumalabas sa kanilang mga investigasyon, etc., etc. Tapos, ang sinabi pa ni Gordon, kung wala talaga sa mga investigasyon sa Blue Ribbon Panel, ito daw yung mga napatanggal na nila. Ayan, ito daw yung mga pangalan ng mga taong tinanggal na nila. Ang tagal na nito, yung Diyos ko, 7B NBNZTE deal. Diyos ko, wala kang nakulong dyan. May nakulong ba dyan? Wala. Itong Dengvaxia issue, nasaan na ba si Janet Garin? Di ba? Nasa Kongreso? Nasa House of Representatives? Oh, may nakulong ba dyan? Wala. Si Noy-Noy ba nakulong dyan? Hindi. Itong sa GCTA, naayos naman to ng maaga. Naman? Ito na ano, wala nangyari dyan sa kay Oscar Albay, kaya Chief Albayalde. Wala nangyari dyan. Ito, wala rin nangyari dito. Tapos na yun dyan. Puro ano lang, investigation na. Wala naman nakukulong dyan. Tapos ito sabi ni Drilon. The Senate perhaps maybe the Blue Ribbon Committee chairman can submit a list to Malacañang in order to show that indeed this is not just an investigation. Kaya tuloy lang po tayo, halungkat din natin ang mga dapat malaman ng taong bayan. It is our responsibility as duly elected representatives of the people to unearth truths, especially concerning disbursement of public funds. Ang kapal din naman pala talaga ng mukha ni Drilon dito. Bakit, mga kaibigan?
Eh yung nga nangyari, anong nangyari? Doon sa Dengvac siya. May nakulong ba dyan? Wala. Ang daming namatay. If I'm not mistaken, 64 na kabataan na ang namamatay. Dahil sa Dengvac siya. May nakulong na ba dyan? Wala. Si Garin, membro ng Kamara de Representante. Si Janet Garin. Si Janet Garin yung dating DOH secretary na humawak ng Dengvac siya na yan. Si Noynoy, namatay na lang lahat-lahat. Nasa hearing lang. Nakulong ba? Hindi. Yung Iloilo Convention Center ba, naimbestigahan ba sa Blue Ribbon Committee yan? Hindi rin. Yan ang problema eh. At saka mga kaibigan, kaya lang sinabi ni Drilonto, itong halungkatin natin ng mga dapat malaman ng taong bayan, eh kasi dahil mag-i-election na, kailangan nila ng bala. Kailangan nila ng bala yung pambabato. Ngayon, sa dinami-dami ng issue na meron sa panahon ngayon ni Pangulong Duterte, hanggang noong nakaraan, ito lang talaga sa DOH, ito lang talaga yung pinakamalaking butas na meron na pwede nilang samantalahin. Kaya samantalahin talaga nila yan. Expect natin sa mga dilawan yan. Kaya kakalkalin talaga nila yan. Pero ito lang ang akin, mga kaibigan. Ay, di ba? Bago pumunta dyan. Nag-comment din dyan si Lacson, di ba? Sabi ko sa inyo eh, lahat ng sasabihin niya ni PRRD, magko-comment dyan si Lacson. Dahil kailangan nilang magpabida sa taong bayan eh. Itong sinabi ni Tito Soto. Baka nakalimutan lang niya or misinformed siya. I will send him the Senate report on the Committee of the Whole on PhilHealth. Most of his appointed officers have now pending cases and were removed because of the Senate investigation. Oy, correction, hindi po sila tinanggal dahil sa Senate investigation. Sila po ay tinanggal dahil sila po ay pinatanggal ni Pangulong Duterte. Hindi po yan dahil sa Senate investigation. Sila Morales, hindi naman sila natanggal dahil sa Senate investigation. Natanggal po sila dahil merong dahil sa rekomendasyon ni Pangulong Duterte. Kaya nga nandiyan din ngayon si Dante Geran eh. Si Attorney Geran. Na ngayon eh siya naman ngayon yung ginagawa nila ng punching bag si Attorney Geran. Di na nga lang ako nag-comment diyan eh. Pero yung 15 billion ba na nirereklamo nitong mga pawok at mga dilawan na to. 95% if I'm not, ano sorry, 98% ang accounted for na. Ibig sabihin alam na natin kung nasaan napunta yung pera. Ano nangyari? O ano ngayon to? Ano ngayon ang silbi nitong PhilHealth investigation na to? Kasi yun ang punto nun eh. Saan daw napunta yung 15 billion? Anong punto nun? Wala na. Kasi 98% accounted for na. May nakulong ba dyan? Wala. Nasuspend lang. Nag-resign yung isa. Si Morales. Because of health reasons daw. Well, ano natin yung mga ganun diskarte. As far as I know, the Ombudsman usually relies on Senate investigations and reports for their preliminary investigations. That is true. The Ombudsman po, mga kaibigan, yung Ombudsman po ay nakadepende sa Senate investigations sa kanilang preliminary investigation. Totoo po yan. Pero hindi po yan aabot sa Ombudsman kung hindi po yan ipapasa ng Senado. Mayroon na ba sila na ipasa sa Senado? May naimbestigahan na ba ang Ombudsman? Nag-comment pa rin dyan si Lacson. Saan yung kay Lacson? Saan yung kay Lacson? Nag-comment din siya dyan eh. Ito yung sinabi ni Lacson. On the other hand, Senator Panfilo Lacson advised Duterte to read and review the constitutional doctrine on the separation of powers and system of checks and balance. Wow, bigla ka nagiging genius talaga eh, no, Lacson? Filipinos should not believe him that nothing has come out of our Senate inquiries. Alam nyo, hindi naman namin kailangan pakinggan si Pangulong Duterte para maintindihan namin na wala talagang nangyayari sa Senate inquiries nyo. Mamaya, pag-usapan natin yan.
Diyos ko, anti-hazing law. Ito talaga pinagmamalaki mo tong anti-hazing law na to. Although magandang batas yan, pero pinagmamalaki mo talaga yan. Sa dinami-dami ng issue na nangyari sa buong Pilipinas, ito yung pinagmamalaki mo yung anti-hazing law. Ay nako. Ay nako. Ito sabi ni, ito pang sabi ni Lacson, the president should instead spend his time to focus on the shortcomings of his administration due to the incompetence and corruption of several of his officials, not only in addressing the pandemic but in the many aspects of governance. Yan, yan ang mga ano, sagot ng mga opposition na walang ano, wala namang contribution. Diba? Sita sila ng sita sa pandemic, ganto-ganto, ganyan-ganyan. Ano naman na contribute nila? Bumili ba sila ng bakuna para sa mga tao? Kahit ipadaan na lang sa DOH. Oh. Kasi mga LGU bumibili ng bakuna. Eh. Sila ba bumili? Yung mga pork barrel naman sila. But anyway, tuloy natin mga kaibigan. Kasi tingin tayo ng mga iba't ibang Senate inquiries. Senate hearing na kung saan tingnan natin kung meron nangyari. Unahin natin tong kay Lacson since siya yung huli natin pinag-usapan. Unahin natin tong kay Lacson. Last year, nagkaroon siya ng Senate inquiry on red tagging. Naalala niyo yun? Naalala niyo yun? Yung Senate inquiry on red tagging. Nagpunta dyan sila, Yusek Badoy, si NTFL, kaklat sila. Si General Esperon, tapos yung members ng Sambayan, ano, si pa Sambayan, Sambayanan, sila ka Eric, ka Shane, ka Amihan, sila lahat. Yung mga dating ano, mga dating rebelde. Nag-attend sila dyan lahat. Naungkat yung problema ng insurgency sa Pilipinas, kung saan nag-uumbisa sa ating mga universities. May mga binibrainwash ng mga estudyante, ganyan-ganyan, etc. etc. Naungkat lahat po yan, mga kaibigan. Ano na nangyari? Meron na ba tayong batas laban sa insurgency? Naibalik ba natin yung anti-subversion law? Hindi. Naibalik ba yung anti-subversion law? Hindi. Nagkaroon ba ng batas to address yung pag-re-recruit ng mga NPA sa mga state universities and colleges? Wala. Kasi mga kaibigan, ito po kasi yung problema dito sa mga hearing na to. It is always in aid of legislation. Ibig sabihin, nag-hearing sila para gumawa ng batas. Ngayon, ang expected output natin, hindi report, Lacson. Hindi report ang expected output namin. Ang expected output namin, Lacson, ay at least, at the very least, bill. Yun ang pinakamaliit na pwede mong gawin dyan. Hindi namin kailangan ng report. Kasi bakit? Ipipirmahan ba ng Pangulo yan para maging batas yung report na yan? Hindi naman gagawin batas yan eh. Ang gagawin batas, yung bill. Yung pinagdebatihan nyo na bill, pag yan napirmahan nyo sa Senado, napirmahan sa Kongreso, umakyat sa desk ni Pangulong Duterte at napirmahan, yun ang mahalaga. In aid of legislation. Anong pakialam namin sa report? O sige, sabihin na natin, o sige, naimbestigahan ba yung Makabayan Black? Nasa report yun eh, na dapat mas maging accountable ang Makabayan Black sa Philippine government kaysa sa insurgency. Dapat ay ikondina nila yung insurhensya. Yung insurgency, ayaw nila i-condemn, ayaw nila i-condena. Ano nangyari? Naimbestigahan na ba yung Makabayan Black? Hindi pa rin. Oh, yan yung sa ano, red tagging, Lacson. Nasaan na yung batas na pinagmamalaki mo? Wala eh, report lang naman na meron ka. Wala kang batas. Oh, ito pang isa. DOJ and Senate back ABS-CBN operation. Naalala niyo to, yung Senate hearing sa ABS-CBN ni Grace po. Ano nangyari dyan? Wala. Investigation ba nangyari yun? Hindi. Binigyan lang ng pagkakataon ng ABS-CBN na sumagot sa mga question na scripted naman.
bidang-bidang ang ABS-CBN sa Senate hearing eh. Pero nung bumaba yan sa House of Representatives, ano nangyari? Wala, kuyog. Hindi sila nabigyan ng prangkisa. In aid of legislation daw. O meron na bang batas na maghihigpit sa ating mga media? Sa mga mag-i-invest sa mga media, may naisulat na ba silang batas? Wala. Meron na bang batas na maghihigpit sa ating national sa ating NTC, National Telecoms Communication National Telecommunications Commission? Wala rin. Wala nangyayari diyan, mga kaibigan. Kasi nga, uulitin ko, ang problema dito sa mga senador na to, lahat ng kanilang hearing ay in aid of legislation. So dapat po, ang expected output mo dyan ay batas, hindi report, hindi mga publicity na ganito. Sabihin na natin walang nakukulong, sige granted walang nakukulong, walang problema. Eh ang importante yung batas eh. Kasi nga in aid of legislation. Ito pa isa. Ito, napakalapit sa puso natin lahat to. Ano nangyari dito sa proposal ni Senator Aimee Marcos tungkol sa hybrid elections? Pinansin ba sa Senado yan? Hindi. May bill na yan, mga kaibigan. Meron ng literal na bill yan. Nakasulat na yan. Pagdidebatihan na lang para papirmahan kay Pangulong Duterte. Pinansin ba? Hindi. Never na itable yan, mga kaibigan. Sabihin ko sa inyo. Naipakita lang, naipropose, pero hindi nila napag-usapan, hindi yan na-table. Hindi nga yan bumaba sa ano eh, hindi nga yan bumaba sa House of Representatives eh. Bumaba ba yan? Hindi. Of course, wala namang makukulong dyan. Pero at least, at the very least, eh dapat merong batas na kokontrol sa COMELEC kung paano nila nagpapatakbo ng ano ng ating eleksyon. At least man lang dahil ilang beses nang nagkaroon ng Senate hearing sa pandaraya sa eleksyon. At least man lang nagkaroon na tayo ng batas na magsasabi na tanggalin na si Smartmatic. Meron ba? Si Senator Aimee pa lang ang nagsasabi niyan. Senator Aimee Marcos pa lang ang nagsasabi, tanggalin na ang Smartmatic. Pinansin ba? Hindi. Wala. Pinansin ba? Wala. Ganun lang kasimple yun, mga kaibigan. Ito pa. Balikan natin, dengvak siya. Senate hearing. O bida-bida pa sa report ni Crapler si, ano, si Noynoy Aquino. Ayan sila. Nakulong ba yan? Nakulong ba yung mga yan? At least man lang ba na investigahan tong mga to? Naimbestigahan pero cleared. Naimbestigahan ng ombudsman pero wala. Wala nangyari. Cleared. Nakakainis. Ito pa. Pastillas ni Ontiveros. Yung kanyang ano, yung kanyang pastillas. Senate hearing niya sa Pastillas, yan si Ontiveros. May napakulong ba siya dyan? Wala. Pero si President Duterte, ang daming pinatanggal dahil dyan. So ano nangyayari? Kaya lang nagsi-Senate hearing, mga kaibigan. Tama si Pangulong Duterte, kaya tayo may, kaya nagsi-Senate hearing tong mga to para magpapogi. Papogi lang to lahat, mga kaibigan. Yan, papogi lang yan. O tapos, magagalit sila pag sinabing, eh wala namang nangyayari sa Senado eh. Bakit di nyo sampulan ngayon? Ba't di nyo ngayon sampulan? Ito, sa DOH. Kasi ang mangyayari dyan, sigurado, siguradong-sigurado mga kaibigan, uungkat-ungkatin lang yan ang mga dilawan. Yan sila Drilon, si Pangilinan, Ontiveros, yan. Uungkatin-ungkatin lang nila yan.
Tapos pagdating ng kampanya, ayan, babato lang nila yan. Ano, maghahabla ba sila? Hindi. Tingin nyo mahahabla sila? Umamin si Duque na na-mismanage yung pondo. Tingin nyo mahahabla yan si Duque? I doubt. Walang mahabla dyan. Walang mahabla dyan. Walang makukulong dyan. At the end of the day, pagkatapos ng hearing, magkakaroon ng report, walang batas na magagawa, walang mahahabla dyan. Wala. Walang mangyayari dyan. Tapos, gusto nyo kaming maniwala sa sasabihin ng senador na, uy, huwag naman ganyan, irespeto nyo naman kami kasi mahirap din ang ginagawa namin dito. Yung buhay namin, ganto-ganto, ganyan-ganyan. Oo, yung buhay nyo nasa delikado, pero meron kayong mga wangwang na nakasama. May mga security guard kayo, araw-araw. Kaya naman. Nung nag-work pa ako sa may bandang Pasay, syempre, nandun yung Senado. O, pag nasa likod ko yun, pag nasa likod ko yung convoy na yun, kailangan kong tumabi. Lagi yan. May Fortuner. Hindi pala Fortuner. Merong SUV sa harap na patrol. Dalawang patrol yun. Tapos sa gitna, merong isang patrol na ano, na itim, na fully tinted. Tapos lahat yun, Senate plate. Tapos sa gilid, merong pang hagad. May pawangwang pa sila. VIP, nakakahiya naman. Parang hindi kami nagbayad ng kalsada. Pinampagawa na ng kalsada. Parang hindi taxes natin yung pinambayad nila pang gawa ng kalsada. Yang hiya. Kayang hiya kami sa inyo, mga senador kayo. Yang hiya talaga kami. Anyway. Sana masampulan nyo kami ng magandang gawa ngayong panahon na to. Sana lang. Ang unang-una nyong gawin, ang unang-una nyong ayusin, yung COMELEC. Yan ang unang-una nyong ayusin dahil mag-e-election na next year. Kasi hodang kung ano man excuse ang sabihin ng COMELEC, ayusin nyo yan. Lagyan nyo ng batas yan. Pistbook. Si Jake Yahut. Pistbook daw. Pistbook. Okay, so mga kaibigan, hanggang dyan na lang po muna tayo for tonight. Maraming pong salamat muli sa 2,300 plus na nanood po sa atin ngayon. At kung kahit saan parte man po kayo ng mundo, good morning, good afternoon, and good night. Sa mga nasa abroad, God bless your day and your work. Sa mga nasa Pilipinas, God bless your rest. I'll see you all again on Monday, 11 p.m. on our next Coach Jarrett Live. Okay, bye everyone. See you all on Monday. Bye. Take care.